Hello guys, good morning. Today, pakinggan natin yung isang report tungkol dun sa prediction noong 1989. Wait guys, ha? At dapat ba ito pangambahan? Noong December 2019, nagkaroon ng mga kaso ng pneumonia sa Wuhan, China, ngunit hindi malaman kung anong salihi. Nireport ng China sa World Health Organization ang mga kaso ng pneumonia. Ayon sa report ng Center for Disease Control and Prevention sa COVID-19 situation, ang mga unang nakitaan ng sintomas ng COVID-19 ay may kinalaman sa large seafood at live animal market. Sa video ng Huracan DGTV na may pamagat na Wuhan Market Before Coronavirus, makikita ang samut-saring hayop na binibenta sa palengke. May mga aso, ahas, pusa, paniki, daga at iba pang exotic animals na makikitang linuluto sa video. Sa pag-aaral din ng United States, ang coronavirus ay sinasabing nagmula sa mga paniki. Maaaring nakuha ang COVID-19 sa pagkain ng mga hayop na binibenta sa Wuhan Live Animal Market. Dahil hindi pa alam noon kung anong sanhi ng sakit, hindi sila na-quarantine. Kaya nahawaan ang iba pang residente sa Wuhan, China. Ang mga residente naman ng Wuhan, China na may COVID-19 ay lumakbay papunta sa iba't ibang bansa, kaya ito ay kumalat sa buong mundo. Dahil sa mabilis na pagkalat, itiniklara ang Public Health Emergency of International Concern noong January 30, 2020. Sa gitna ng pagsugpo ng COVID-19, lumabas ang isang post sa social media tungkol sa kanyang nadiskubre. Sa post ni Darren of Plymouth sa Twitter noong February 16, 2020, ang COVID-19 outbreak ay napredict daw sa librong The Eyes of Darkness at ito ay isinulat ni Dion Collins. Ang libro ay napublish noong 1989. Ang pangalawang libro ay makikita ang nakasulat sa page 353 ng libro. Sa kwento ng The Eyes of Darkness, ang Wuhan 400 ay isang viable strain of man-made microorganism. Itong strain ay dinevelop sa isang laboratory sa labas lamang ng syudad ng Wuhan. Ang Wuhan 400 ay ginawa upang gamitin na biological weapon. Sa pamamagitan ng Wuhan 400, maaaring patayin ang lahat ng residente ng isang syudad o mas malala. Kaya din itong buksan ang isang bansa. Nalaman ng United States ang tungkol sa Wuhan 400 dahil kay Li Chen, isang tumaliwas na Chinese scientist. Ang detalye tungkol sa Wuhan 400 ay nakalagay sa isang disket na ibinigay ni Li Chen sa US. Matapos i-post ang The Eyes of Darkness, may sumunod na post tungkol sa isa pang libro kung saan nahulaan din ang outbreak ng COVID-19. Ito ang librong End of Days ni Sylvia Brown. Ang kanyang libro ay nailathala noong 2008. Ito ay naglalaman ng mga predictions and prophecies about the end of the world. Sa page 312 ng librong End of Days, nakasulat na magkakaroon ng severe pneumonia-like illness sa buong mundo. Maaapektuhan ang lungs at bronchial tubes ng sakit na ito at hindi magagamot. Ang severe pneumonia-like illness ay mawawala din agad, ngunit mararamdaman ulit pagkatapos ng 10 taon. May mga nagulat sa post tungkol sa The Eyes of Darkness at End of Days dahil sa hawig nito sa mga nangyayari ngayon. Parehas na nanggaling ang COVID-19 at Wuhan 400 sa Wuhan, China. Parehas din na mga tao lang ang naaapektuhan dahil wala pang naitalang hayop na nagkasakit ng COVID-19. Ang COVID-19 din ay parehas ang sintomas sa pneumonia at ito ay kumakalat sa halos 85 bansa. Bakit nga ba sa lahat ng lugar sa mundo ay napili ni Dion Kuntz ang Wuhan, China? Ito kaya ay isang hula lamang o may katotohanan ang kanyang istorya? Sa fast check ng news agency
edisyon ng libro ni Dion Koontz sa kanilang article na pinamagatang Partly False Claim, a 1981 book predicted the coronavirus 2019 outbreak. Ang laman ng libro ni Dion Koontz ay nagkataon lamang. Una sa lahat, ang unang pangalan ng virus sa 1981 version ng The Eyes of Darkness ay Gorky 400. Pinalitan lamang ito ng Wuhan 400 sa 1989 release ng libro. Ang mga sintomas at epekto ng Wuhan 400 ay hindi din daw tugma sa COVID-19. Ang Wuhan 400 ay may incubation period ng 4 hours, habang ang COVID-19 ay maaaring maramdaman sa loob ng 2 to 10 days. Dahil sa isang biological weapon ang Wuhan 400, ang taong apektado ay mamamatay pagkatapos ng 24 oras. Habang ang COVID-19 ay may 2-4% death rate lamang. Ayon pa sa Reuters, ang Wuhan 400 ay dinidevelop sa RDNA laboratory, habang ang COVID-19 ay nakuha sa pagkain ng exotic animals. Madami pang eksplanasyon ang Reuters kung bakit magkaiba ang Wuhan 400 at COVID-19. Dahil sa mga hindi pagkakaparehas, malayo umanong prediksyon ang libro The Eyes of Darkness.